7 Rules of Money, How to be good with your money. Pag-usapan natin ngayon mga kasosyo yung aking personal na pinaniniwalaan kung ano ba ang pera at kung paano natin itatrato ng maayos yan. Tara, simula na tayo. Rule number 1, money has no value. Ang pera ay walang halaga. Hindi mo dapat tinatabi yan. Hindi mo dapat sinasamsam yan. Walang kwenta yan. Kung saan mo gagastusin yan, dun lang yan nagkakakwenta o nagkakaroon ng value. Huwag tayong maging masaya kung nakaka-accumulate tayo ng pera. Dahil ang pera, walang halaga yan. Ang merong halaga kung anong nabibuild natin gamit yan. We need to spend to build things, to build companies. Kaya walang umaasenso sa pag-iipon. Kala mo lang yun. Pilitin mong maintindihan na walang value ang pera. Ang meron, yung binibili at yung pinaggagamitan niyan. So, ariin mo yung binibili at yung mga pinaggagamitan ng pera na yan. Huwag yung pera. Next, rule number 2. Using your money, don't buy things, buy time. Sa pera, personal, pag may pera ako, hindi bagay ang binibili ko o iniisip kong bilhin. Kung hindi oras. Iniisip ko kung anong pwede kong pagkagastusan para mas marami akong maproduce, para mas magka-oras ako. Gusto kong kumita ng maraming pera para mas marami akong mabiling oras para makapag-produce pa ng mga bagay na gusto kong gawin. Ang end in mind ko, makaproduce, hindi maka-accumulate ng pera. Ang pera, isang beses lang yan, wala na sa kamay mo yan. Pero if you build things, you buy time to build more things, mas maraming magpo-produce ng pera sa buhay mo. Next, rule number 3, money is a multiplier. Ibig sabihin yan, kung masama kang tao, pag nagka-pera ka, lalo kang sasama. Kung mabuti ka naman tao, pag nagka-pera ka, lalo kang bubuti. Multiplier lang ang pera, hindi yan nagko-cost ng kasamaan o ng kabutihan. Kung ano ka, imamagnify at imumultiply lang yan ng pera. Next, rule number 4 about sa pera. Always be liquid. Ibig sabihin, sikapin mong lagi kang may panggastos. Huwag mo ilalagay ang pera mo sa mahirap ilabas. Ibig sabihin, huwag mo ibibili ng mga asset na kinakailangan ng taon bago maging pera ulit dyan. O kaya, ilagay sa mga investment vehicle na nakalak yung pera mo dun na hindi mo magalaw. When opportunity comes or kaya challenge sa buhay mo, hindi mo mailabas yung pera mo. At pag nilalabas mo, may penalty ka pa. Huwag ganun. Huwag mo ilalagay sa mga ganun. Talo ka dyan. Next, rule number 5. Money goes to valuable. Ang pera ay pumupunta sa mga taong may value o nagkikreate ng value. Kaya huwag kang problema kung saan nakagilap ng pera. Ang pera kusang lumalapit sa may mga value. Bakit? Kasi ang pera walang value. Kailangan i-incorporate ng pera ang sarili niya sa mga bagay o mga taong may value para magka-value ang pera. Kaya huwag mong habulin ang pera. Be valuable. Magkaroon ka ng pakinabang, maging malupit ka. Huwag another way around. Be valuable at hayaan mong habulin ka ng pera. Next, rule number 6. Money is unlimited. Ang pera sa mundo ay hindi nagkakaubusan. Napakadaming pera sa mundo. Sang katutak yan? Naghahanap yan ng dadaluyan. I-prepare mo ang sarili mo na daluyan ka ng mga pera na yun. Milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang perang naghahanap ng dadaluyan. I-position mo ang sarili mo na daanan ka ng mga yun. Paano? Be valuable. Create valuable things. Build companies. Be valuable. At dadaluyan ka ng pera. Next, rule number 7. You can both earn money by doing good or by doing bad. Same lang. Pwede kang kumita ng limpak-limpak na pera sa paggawa ng kasamaan at pwede ka rin namang kumita ng pera, limpak-limpak na pera sa paggawa ng mabuti. Mamili ka na lang kung anong landas ang gusto mong gawin. Both yan, pwede kang kumita ng pera. Same lang. Kaya huwag kang magtaka kung may mga mayayaman na masasama. Pero hindi ibig sabihin na walang mayayaman na mga mabubuti. Pero ako, dun ako sa paggawa ng mabuti. Ewan ko sa'yo. Ang pera ay hindi masama at hindi rin yan mabuti. Tao ang masama o mabuti. O bahala ka ngayon sa buhay mo mga kasosyo. Kung mabuti ka ba o masama. Pero malinaw, huwag mong pandidirian ang pera. Pera ay pera. Ikaw ay ikaw. Huwag mong hayaang i-define ka ng pera dahil hindi kayo parehas. Kung paano mo gagamitin ang pera, yung ka. At nagiging madungis ka kung hahayaan mong ikaw ang gagamitin ng pera. Magkaiba yon. Pag-isipan mong mabuti. Salamat kay kasosyo Noraline sa pagbibigay sa akin ng leather jacket at to. Thank you po kasosyong Noraline. Happy bears. Huwag kalimutan, God loves you, I love you, trabaho malupit, bawal tamad. Ang tagumpay galing kay Lord. Ciao, bye!